A very spirit-filled day, brothers and sisters. I just want to share a simple thought in life. It came from the scripture, from the letter of Paul to the Thessalonians. 1 Thessalonians 4, verse 11 to 12. Consider how important it is to live quietly without bothering others, to mind your own business, and work with your hands, as we have charged you. In obeying these rules, you will win the respect of outsiders and be dependent on no one. The word of the Lord. Friends, people of God, again, I'm here to share something to you. Alam niyo po, yun pong ating experience this pandemic. It's almost 6 months already, actually. Malapit na po eh. Siguro mga ilang, kung ano lang, 6 months na almost. So, nakakatuwa kasi una, when the COVID, the pandemic enter into our life, ang napunta po sa ating puso, number one, takot. Hindi natin alam kung ano gagawin natin. Kasi nga, sabi nga eh, hindi po natin nakikita yung kalaban, yung sakit, yung virus. Kaya maraming tao ang natatakot. Marami pong tao ang kinakabahan. But you know, brothers and sisters, always with the graces of God, makikita po natin kung paano ang Diyos iaayos niya ang lahat. He will put again everything into places in our life. Just trust God. Sarap nga po eh, kasi ang na-experience namin mag-asawa when the Lord allows lockdown with us in the farm, oh wow, doon ko po nakita yung paano ang pagiging simpleng buhay na wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Wala kang inaasahan sa buhay mo, pagising mo sa umaga, it's but natural. Relax, no? Yun yung masarap eh, yung pagiging simple sa buhay. And I learned a lot. I learned how to cultivate the farm, no? Doon ko po nakita and doon ko po na-appreciate ang lahat. Doon ko nakita ang green, ang mga halaman, kung paano tumubo, kung paano ang lupa, kung paano umulan, kung paano umaraw, kung paano sumikat ang araw, paano lumubog ang araw, paano pag may buwan. You will appreciate the creation of God. And you know, sa totoo lang po, nakalimutan ko mayroong pandemic. Sa totoo lang, yung aming pong buhay mag-asawa doon eh, araw-araw, talagang sabi nga eh, from the day we wake up to the day we sleep, every day, eh, yun din po nangyayari sa aming buhay eh, no? Same things, yesterday, yun din mangyayari. Doon ko nakita na ang buhay po pala talaga is umiinog, umiikot. Umiikot. Depende sa ating, what you call that? Paano ko po ba sasabihin nyo? Depende sa ating pananaw. Pag ang pananaw po natin, negative po tayo, ang araw-araw po natin buhay, problema. Di po ba? Katulad nung mga pumapasok sa trabaho, di ba? Pagka ang negative ang thinking mo, ayaw mo ng Lunes eh, gusto mo laging Friday. Kasi pag Lunes, trabaho na naman. Bakit po? Kasi burden sa'yo. Yun din na nakita ko po sa mga na magsasaka doon. May mga magsasaka doon, iba-iba ang attitude, iba-iba ang kanilang pananaw sa buhay. May mga farmers po doon na lagi po siyang nag-aalala. Pag nagtanim, iniisip niya, ito ba itutubo? Pag tumubo naman, iniisip niya, ito ba'y magbubulaklak? Magbubunga ba ito? Pag tumubo naman at nagbunga na, iisipin na naman niya, ito po kaya may hinog. Aanip po kaya ako ng sagana. Aanip po baka ng marami. Yun yung madalas na pag ang isang tao ay negatibo ang pananaw sa buhay. Pero pag ang isang tao ay positibo ang pananaw sa buhay, ibang klase, laging masaya. Marami po ako nakilalang farmers po doon, laging nagpapasalamat. Sa umaga pa lang, pag tumilaok na ang manok, parang sinasabi niya, it's morning time. The Lord allows yung po mga rooster to crawl, ano po ba yung tawag doon? Tumilaok. Ibig sabihin, buhay. Meron na naman buhay. Meron na naman kinabukasan. Ito na naman. Iinom na naman sila ng kape. At pupunta na naman sila sa kanilang pong sakahin. Sa kanilang pag-uuma.
And magwo-work na naman sila. At umiikot po doon ang kanilang buhay na napakasaya. Pagdating na naman ng hapon, eto, pagod na pagod sila, pero still nakangiti pa rin. Bakit? Kasi ang pananaw nila sa buhay positibo, ang pananaw nila sa buhay ay may na-accomplish sila on that day. So, ibig sabihin, mag-glorify nila ang Diyos. Iyon yung pinakamasarap na nangyayari sa kanila. Why? Kasi po, yun nga, simula nung nakapagtipon po tayo ng grupo ng mga farmers para po introduce natin si Jesus, introduce natin ang ating Panginoon sa kanila, eh, ang sarap. Doon ko nakita yung mga negatibong tao nagiging positibong tao. Yung negatibong tao na magkaaway ang magkapitbahay, eh ngayon po magkaayos na. Imagine ninyo, 3 to 5 years, hindi nakikibuan. Ang bigat. Pero nung pong after the LSS sila, nagkaayos silang dalawa. Ngayon po nagtutulungan, masasaya silang nagtutulungan, nagtatrabaho para po sa kanila pong sakahin. Ano pa? Marami ako nakita rin po doon ng mga bata. Kasi sa panahon po ngayon, hindi lang po sa syudad ang mga bata nagiging problema ng mga magulang. Doon po mga bata po problema din po ng mga magulang. Bakit? Ayaw tumulong po sa pagkukumpay ng damo para sa kalabaw nila, sa baka nila, sa kambing nila. Alam mo, tamad. Tapulan, sabi nga sa Bisaya, no. Tanghali ng gumising kasi gabi na mag-ano, uso rin po pala doon ang barkada. Uso rin po pala doon yung mga bisyo, no? Sugal, alak, no? Ang dami ring mga ano doon. But when the Lord get into their life, wow, even the kids. Nakakatuwa, sabi ng isang magulang, hindi ko po alam na ang anak ko po pala ay marunong magrosaryo. Oh wow. Saya-saya ko nung marinig ko po 'yon, tuwa-tuwa yung kanyang parents. Now I know. And then merong isang bata doon na sabi ng isang magulang, alam mo, Brother Vic, nung isang araw, meron po doon pumunta sa amin, naglalaro, nagmura. Tapos merong sinabing hindi maganda. Ang sabi ng aking anak, hindi maganda yan. Si Jesus hindi matutuwa kasi masama yung sinasabi natin. Wow! That's something. So the kids are all learning. The mother are all learning. The father are all learning. The family farmers are really getting what you call that? Nabubuo po sila. Nagkakaroon ng bonding. Ang sarap. Nakakatuwa. Ang dami po namin natutunan mag-asawa. Sa totoo lang. At ang isang masaya po naming experience po dun is kami mag-asawa ay everyday bonding in the farm, no? Pagdating sa hapon, magbabonding kami, magkakape kami sa tanghali, no? Yung hapon, magpapahinga, and then pagdating naman sa gabi, maghahaponan kami, at doon po maagang natutulog. Bakit? Wala po kaming TV, wala po kaming radyo. Ang lagi po namin napapakinggan po doon, yung dina-download namin na praise and worship song. And ang nakakatuwa, nag-start po kasi kami ng pagtitipon ng prayer meeting every night. Nag-suggest po ako na pwede namin gawing twice a week. So ginawa namin Wednesday saka po Friday. Praise God! After a week, nagreklamo ang mga bata at mga magulang. Kasi kulang daw ang buhay nila. So anong ginawa? Binalik na naman po namin sa panggabi-gabi. Imagine mo, kapatid, pandemic. Nung pong umenter ang pandemic, sabi ko, mamimiss ko yung outreach. Oh, wow. Friends, people of God, ang outreach ko po dun sa farm, every night, meron po akong outreach. Kaya hindi po nauubusan. Ang sarap. Ang sarap pala nung ma-share mo dun sa isang taong negative na maging positibo siya. Ang sarap pala na makita mo yung isang kapatid mo, even the poorest of the poor, the farmers, makita mo sila na gumaling sila sa sakit, na-appreciate nila ang nagpagaling sa kanila, ang ating Panginoon. At doon lang nakita na kaya pala umaaraw kasi meron Diyos. Kaya pala may kumikidlat, kumukulog, umuulan, dahil may Diyos. Kaya pala may gabi, senior po natin yon sa kanila. And now they are appreciating it. Kaya po pag nagtatanim sila ngayon, pagka po sila ay nagtutudling o nagpupugas po ng mais, every time na ihahagis sila yung buto ng mais, ipinagpe-pray po nila yon. Kaya po ang kanila pong ani ay sagana kasi kasama nila ang Diyos. Minsan isinier ko po
si San Isidro Labrador. Isang magsasaka. Tuwan-tuwa po sila. Kaya ngayon, ang ano nila, sana, sabi niya, paborito namin santo si San Isidro Labrador. Na isang magsasaka na prayerful, no? Isang magsasaka na mabuti ang ginagawa. So nakita namin doon, magsasaka pamilya na nasa ating Panginoon. Friends, people of God, kahit po wala tayo doon sa farm, kahit wala po tayo sa bukid, sa sakahan, kapatid, we can experience a quiet life, a simple life, yun sa ating pong sarili. Yun kasi yung ating layunin eh. Yun po bang ang buhay mo po ay lagi po tayong aas sa ating Panginoon. This pandemic is a beautiful experience. Hindi po negative eh. It's a beautiful experience. And I want to share it to each and every one of you, brothers and sisters. Be positive in our thinking. Pagpapasok po ang negative sa ating isipan, make it positive, brothers and sisters. Pag nag-aalala ka, kamukha po ng isang araw po, nilagnat po ako. Lagnat po ako dahil po sa aking ngipin. Siyempre, mag-iisip, pag may nilagnat, ang iniisip, mayroong virus, may COVID. Ako po, sabi ko, Lord, please, Lord, help me to relax, na hindi ako mag-iisip ng masama, hindi ako mag-iisip ng negative. True enough, brothers and sisters, it is because of my teeth. That's why, I really thank God, I really praise the Lord, and I want to share it to you, brothers and sisters, the blessing of God in a simple and quiet life with the Lord during this pandemic, the COVID-19. Thank you and God bless us all. We love you. We're praying for you, brothers and sisters. We and the farmers there are praying always for everybody. Kaya po, you can PM me kung ano po yung request nyo. Gabi-gabi po, ipagdadasal po namin kasama ang mga magsasaka. Thank you and God bless us all. Amen.